This is us. Our life. Our story. Our home. Hi guys, good morning. Papunta ako ngayon sa grocery. Iniwan ko ang mga bata, ang mga chikiting patrol kay Daddy Yeye kasi tulog pa sila at nagmamadali na ako. Kailangan ko na mag-grocery kasi. Okay, morning errands. Kailangan natin mag-grocery kasi madami ng stocks na wala. Wala na silang diaper, gata. So, mag-grocery muna ako ngayon sa Walter Mart. Ito, ang buhay nanay ni Mami Rona. So, hindi ko na sila sinama kasi may dadating na gagawa ng AC. Gagawin yung aircon kasi kailangan na ipaservisan. So, tiga na. Mag-grocery na tayo. Gusto ko sana kasama yung mga bata mag-grocery, lalo na si Aiden, para makapili siya kung ano yung gusto niya. Pero, wag na lang. Ako na lang. Kasi nagmamadali nga tayo today. So, let's go. Baba na tayo. So, favorite namin ni Daddy, nila Daddy Yeye. Pwedeng ulam, pwedeng pampalangan. Kaya lang walang malaki. Hanap na lang tayo ng deodorant ni sa kuya. Si Aiden hindi na masyado nag-chips ngayon. Is ang gusto na lang na V-cut kahit medyo mang. Tapos pag inilok mo siya, ayaw na. Kahit may makita siya, ayaw na. So, okay. All done na. Napakainit. Grabe. Makakabigla ang mga presyo talaga. No? Diyos ko po, ang mahal ng mga bilihin. Nakakamiss sumeldo. Nakakamiss yung buhay sa Dubai. Actually, pag nag-grocery ako dito, hindi ko maialis na i-compare sa Dubai kasi parang ang mura ng mga bilihin sa Dubai. Lalo na yung mga cheese, mga fresh milk. Basta yung 200 dirhams ko sa Dubai, ang dami ko nang mabibili. Pag nag-fish market kami ni Daddy Yeye, yung 100 dirhams namin, pang buong week na namin na ulam yun. 100 dirhams is 1,400 pesos. Ang dami na namin mabibiling crab, shrimp, mga isda. Dito, mahal talaga. Ayun. So, pauwi na tayo ngayon. And gising na rin yung mga bata. So, kailangan natin umuwing magmadali. Dinosaur si Daddy. Ha? Dinosaur. Aiden. Daddy is a T-Rex. Aiden, dinosaur T-Rex. Tyrannosaurus Rex. I'm the best hunter. Ay, hipo si Mami. Rex na to. Oh, yung bunso. Sawa po rin libagpay leeg na. Kaya yabang-yabang mo. Yung po rin libagpay leeg mo. Yung po rin libagpay leeg mo. So, tingnan natin kung sino ang nanalo sa challenge namin. Ito kasi si Gavin, ting ako ang mag-ano, ang hirap lagyan ng ano, diaper. Aiden! Aiden, may ipapakita ako sa iyo. Kasi si Aiden, last time na nagpa-haircut siya, nag-cry na naman. Dati ala ng crying. Ay, kakat ba yung gamer? So, ito. Merong toy si Aisha na scissor. So, ipapalaro ko sa kanya. And magpe-pretend play kami ng haircut. Scissor. Ouch! 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 Lagi naman nakatabi yung mga scissor natin. It's okay. Oh, it's okay, di ba? It's okay. It's okay. Yan, okay. Oh, see? Daddy is not crying, di ba? Di ba, Daddy, it's not ouchy, you know? Si Aiden naman, papakat ka niya. Daddy, it's your turn. Cut Aiden's hair.
Ayun, very good. Ayan, ganyan, po temple. No, it's okay. Ganon. Use two finger on the Ayan, very good. Oh, see, daddy's not crying. Magagawin natin yung good thing sa barbecue. Tapos siya naman. Daddy naman. Sabihin niya. My turn, my turn. My turn. So, yun. Gusto ko ulit na magpa-haircut siya. Kasi last time nagpa-haircut siya, ayun, umiyak na naman siya. Hindi naman siya yung nagwawala. Pero umiyak lang siya talaga. Tapos, inaalis niya yung, ano, yung balabal na nilalagay. Umiyak siya. Natatakot si kuya na gupitan siya pag ganun. Kasi nga, minsan ayaw niya na razor. Kasi ayaw niya yung sound. Kahit na mahina yung sound, ayaw niya. So, Caesar, di ba? It's okay to have a haircut, di ba? It's not ouchy. Ana, Aiden? It's not ouchy. Haircut. Haircut is okay, yes? Yes? Malaking bagay kasi talaga yung, ano, paglalaro ng pretend play. Hindi lang naman yung mga ganung bagay yung ginagawa namin kay Aiden. Si Aisha kasi, yung anak ng sister ko, meron siyang mini kitchen, tapos meron din siyang playhouse. So, pag nagpupunta kami doon kay la mama, naglalaro sila doon. So, at least natututo si Aiden doon. Naglalaro sila, nagluluto-lutuan. Tapos, sa house yun, alam niya kapag pupunta sa bedroom, pupunta sa washroom, ganyan. Tsaka, nung nagpunta kami ng kids na yun, natututo sila. Kasi importante yung pretend playing. Sabi nila, nakaka-develop yon ng imagination nila at saka ng creativity. Tapos maganda din daw yon sa development ng communication skills. Tapos sa emotional and social development din maganda rin siya. Tsaka mas na-improve kasi yung way of thinking nila, learning abilities nila. So maganda talaga yung naitutulong ng pretend playing. So, pati itong si Gavin at nakikisali yan, lalo na kapag mga luto-lutuan, so sabi ko, oh. Tapos nakikisali ako. Kunwari ako yung mag-order, kunwari nagluto-lutuan sila dun sa kitchen set ni Aisha. So, kunwari order ako ng pizza, or order ako ng coffee, so magmi-mix-mix sila. Kunwari, at least natututo. So, malaking bagay talaga na itutulong nun. So, makikipaglaro talaga tayo. Hindi pwedeng hayaan mo lang sila na maglaro. Minsan kasi sa sobrang busy natin, syempre, bibili tayo ng toy para maglaro mag-isa yung bata. Pero mas maganda kasi kapag bumili tayo ng toy, makipag-play tayo. Ayan, si Daddy Yeye. Ang tingin sa kanya ng mga bata, playmate. Kasi lalo na pagharutan. Kasi talagang nakikipaglaro siya, nakikipagharutan siya sa mga bata. Ako naman, kapag sa mga toys, yan, nakikipaglaro. Kunwari nga, yun nga, luto-lutuan, yun ang favorite namin nila gawin. Tapos, pretend playing, kunwari sa dollhouse, ganyan. Minsan, ayaw ni Aiden makikipaglaro. May time na ganon, yung ayaw niya nang tutulungan siya, lalo, especially kapag ang lalaroin niya is train, or yung dinosaur, gusto niya siya lang doon. Focus talaga siya kapag train at saka dinosaur. Ayaw niya magpatulong. Kunwari, i-arrange yung relays ng train. Ayaw niya. Lalapit siya sa akin, lalapit siya sa daddy niya kapag magpapatulong siya. Fix. Kunwari, may i-fix sa train niya, may i-fix sa dinosaur niya. Pero kapag, gusto niya siya lang. Kapag train talaga. Alam niyo naman, obsessed siya sa train niya. Kahit nung nasa Dubai pa kami, talagang ang gusto niyang toy, train. Tapos, yellow. May specific color. Pag pinapili mo siya kung anong toy na train yung gusto niya, yung yellow ang kukuhanin niya. So, I highly suggest mag-pretend play kayo ng mga anak nyo kasi talagang malaking bagay ang maitutulong nun para sa development nila. Bye, Gavin! Say bye! Gavin! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, Gavin! Say bye! Okay, good night! So that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching Spread Love, Not Hate. Don't forget to like and subscribe!